day, grade 9 learners! Welcome to my virtual class for TLE 9 Cookery for second quarter. For this week, we will be discussing about module 2, which is about preparing a variety of salad. At the end of this module, students will be able to first identify ingredients of salad and factors to consider in salad preparation, and enumerate guidelines in making salad. So, ito po ang ating mga learning outcomes for this week. Bago tayo magsimulang mag-discuss ng ating subject or ng ating topic for this week, maaaring ito ang mga questions na masagot natin. First, what ingredients are specifically ideal for a certain type of salad? Ano-ano nga kayang mga ingredients ang pwede nating gamitin sa paggawa ng iba't ibang klase ng salad? And then, what are the guidelines in making salad? So again, itong dalawang questions na to ang maaaring masagot din at the end of our discussion. Now, let's start! I have here examples of ingredients that we can use in salad preparation. First, we have the salad greens. Ano-ano ba ang mga vegetables or gulay na makukonsider natin under salad greens? Obviously, those are vegetables which are leafy and green. Example, different kinds of lettuce such as Boston lettuce, limestone lettuce, beef, and then iceberg lettuce, romaine lettuce. We also have spinach, sprouts, and Chinese cabbage. Under naman ng raw vegetables, we have avocado, bean sprout, broccoli, cabbage, cauliflower, carrot, cucumber, celery, mushroom, onion, pepper, radish, and tomato. Under naman ng cooked or pickled vegetables, we have asparagus, beet, carrot, cauliflower, corn, cucumber, olive, pepper, and pimiento. Then under fruits or fresh, cooked or canned or frozen man ito, we also have apple, banana, berry, coconut, melon, mango, orange, papaya, peach, and pear. So napakarami rin palang fruits that we can use in making salad. Maaari itong isama sa paggawa ng green salads or pwede rin namang fruit salad. So we also have protein foods such as meat, beef or ham, poultry, fish and shellfish, salami, luncheon meat, bacon, eggs, or hard cook. Obviously, kailangan natin dito is hard cook eggs, cheese, cottage cheese, so aged or cured types. Then we also have starches such as dried bean, potato, macaroni or macaroni products, greens, and bread. And lastly, miscellaneous or any ingredients na alam naman natin na pwede pa nating maisama or maihalo sa gagawin nating salad such as gelatin and nuts. So those are the different ingredients na pakarami na pwede nating gamitin as ingredient for making salad. Next, let us proceed to the next topic, which is guidelines in making salad. Ano-ano nga ba ang mga dapat nating tandaan kung tayo ay gagawa ng mga iba't ibang klaseng salad? So let's discuss first vegetables, legumes, grains, and pasta salad. If you can still remember, sa previous module natin, diniscuss natin ito, ang pasta salads. Ito yung klase ng mga salad na hinahaluan ng starch such as pasta, vegetables then and fruits. So medyo heavy yung ganitong klase ng salad. So first, when preparing vegetables, legumes, grains, and pasta salads, we have to remember the following. First, neat and accurate cutting of ingredients add to eye appeal. Siyempre, yung pantay-pantay na pagkakahiwa ng mga ingredients ay mahalaga dahil nag-a-add ito o dumadagdag ito sa ganda ng inyong presentation. Next,
Cut vegetables as close as possible to serving time. Alam naman natin na mabilis malanta o mabilis mabulok, mabilis mag-discolor ang mga vegetables. Kaya kung halimbawa magsaserve kayo ng pasta salad at 11 o'clock in the morning, so probably 10 o'clock in the morning, tsaka nyo pa lang siya hihiwain o ipe-prepare para hindi ka agad nalalata. 1 hour is enough. Kapag sinerve nyo siya by 11, fresh pa din siya. Next, cook vegetables to a firm, crisp texture and perfect color. Huwag naman ito yung gagamit ng mga pabulok na o palanta ng vegetables. Kailangan yung presentable pa rin at fresh dahil sabi ko nga, mas magandang nakakain ng salad ng may fresh ingredients. Next, after cooking, vegetables must be thoroughly drained and chilled before using them. So as much as possible, ang mga vegetables na gagamitin natin pagkatapos magluto ay kailangang na-drain, walang tubig na halo, at as much as possible ay na-i-ref or na-chill na palamig para mas crisp natin siyang makakain. Next, starches, pasta, and legumes should be cooked until completely tender but not overcooked. Diba kapag kumakain naman tayo ng pasta, ayaw natin ng masyadong malambot. Ayaw natin ng soggy feeling. Ayaw natin nun, hindi ba? Kaya ang mas gusto natin ay yung tender lang, yung sakto lang, and not overcooked. Next, vegetables are sometimes marinated or soaked in a seasoned liquid before mixing them into a salad. So, minsan kasi para magkaroon ng lasa yung ating pinakasalad, ibinababad ang ating mga vegetables sa isang marinated or may lasang marinade para magbigay lasa sa ating gulay. Use the marinade as the dressing for the salad. Yung marinade na ginamit natin pambabad sa mga vegetables ay pwede rin naman gamitin as dressing for the salad. Do not plate marinade salads too far ahead of time because the lettuce base will wilt. Do not marinate grains and pasta too long. Otherwise, they absorb the liquid and become very soft. Legumes should not be allowed to stand longer in a marinade because the acid toughens the proteins in the beans. So, syempre ayaw naman natin ng soggy or sobrang lambot na pasta and ingredients kaya hindi naman sila dapat ibinababad ng sobrang tagal. 2-3 hours is enough. Next, guidelines in making bound salad. So remember, ang bound salad based sa pinag-aralan natin noon na previous module, ito yung klase ng salad na bound together by a cream or mayonnaise. So number one, thoroughly cook ingredients before mixing with mayonnaise and keep the salad mixture at a cold temperature. Yung ganitong klase kasi ng salad, sinabi ko nga before, ay dapat sinuserve in cold temperature. So dapat ang mga ingredients din ay na-chill or in cold temperature din bago siya serve. Next, in making bound salads, use leftovers such as chicken, meat, or fish. Pwede tayong gumamit ng mga leftover meats para mas madagdagan ang appeal at lasa ng ating bound salad. Next, potatoes for salad should be cooked whole before peeling and cutting to preserve nutrients. Use crisp vegetables like celery, green peppers, carrots, hot pickles, onions, and water chestnuts. Marinate bland ingredients like potatoes and other foods in a seasoned liquid such as vinaigrette before mixing them with mayonnaise and other dressings. So, pwede nating i-marinate ang mga potato or other ingredients, matitigas na vegetables na ilalagay natin sa bound salad bago natin sila lagyan ng mayonnaise or other dressings. Ang marinade na gagamitin ay pwedeng vinaigrette or any other seasoned liquid. Next, fold in thick dressing gently to avoid crushing or breaking the main ingredients. Kapag dumating na yung time na paghahalu-haluin na natin ang mga ingredients sa bound salad at lalagyan na ng mayonnaise, i-fold lang natin ito gently or dahan-dahan para hindi naman nadudurog ang ibang ingredients. Use a scoop to serve bound salads to give height and shape to it.
Mahalaga ang presentation. Remember, so pwede tayong gumamit ng scoop para mas magandang tignan ang serving at mabigyan ng height at ng maganda or maayos na shape ang ating bound salad. Next, for plated salad, present on a base with greens and choose colorful garnishes to make it attractive. So, kung magsiserve daw tayo ng bound salad, pwedeng hindi naman direkta sa plato ko agad ilagay. Pwedeng lagyan muna ng decorations or garnishes such as lettuce or other green leafy vegetables. Ayun ang gagawin nating base at saka lalagyan natin ang bound salad. Next, fruit salad. Fruit salads are often arranged, mixed, or tossed off most fruits that are delicate and easily broken. An exception is the Waldorf salad, made of firm apples mixed with nuts, celery, and mayonnaise-based dressing. Napakadali lang i-prepare kasi ang fruit salads, di ba? We have to slice the fruits needed for the salad, and then with definite shape, colorful naman ng fruits, given na yan, and then we just need to mix it thoroughly na hindi lang inaabot dun sa magkakadurug-durug sila. Place broken or less attractive pieces of fruit at the bottom of the salad while beautiful pieces of fruits are on top. Pwede nating dayain ang appeal or presentation ng fruit salad by putting less attractive o yung mga hindi gaanong maganda ang kulay na or shape ng prutas sa ilalim at ipaibabaw yung magaganda at maaayos pa. Some fruits discolor when cut and should be dipped into an acid such as tart or fruit juice. May mga fruits kasi tayo like apples, mangoes, na mabilis mag-discolor or mabilis mangitim or mag-iba ang kulay once na sila ay ma-slice. Kung hindi pa sila isi-serve, pwede muna silang ibabad sa isang tart or fruit juice or citrus fruit o yung katas ng isang citrus fruit, pwede natin silang ibabad muna doon para maiwasan ang pang-discolor. If both vegetables and fruit salads are being prepared, the vegetable salad should be prepared first. Dahil syempre, mas mabilis malanta ang mga gulay o mas mabilis manlambot or mabulok ang mga gulay, kaya dapat vegetable salad muna ang ipe-prepare bago ang fruit salad. Drain canned goods or canned fruits well before mixing them in a salad. Dressing for fruit salads are usually sweet, but fruit juices are used to add tartness. Next is composed salad. So kung matatandaan nyo, ang composed salad, ito yung klase ng salad na we do not mix it together. But instead, hinahalera lang natin siya or ina-arrange natin siya ng hindi nagkakahalo-halo. So guidelines in making the salad, prepare and season each ingredient separately and evaluate the flavor and quality. So, sinisison at pineprepare yan ng separate. Okay, separate pineprepare ang cucumber, ang tomatoes, and carrots kasi nga hindi natin sila pwedeng paghalu-haluin. So, iba-iba din ang season or seasoning na pwedeng ilagay basta kailangan ay balanse lang ang magiging lasa. Arrangements may be plated ahead of time and add delicate ingredients just before serving. Flavors and textures of all ingredients should provide pleasing contrast. Ayan, so observe general concepts of plating and presentation of output. As long as it is appealing to the eye, magandang tignan o kayang magiging presentation mo. Pero dapat hindi rin isaalang-alang ang magiging lasa ng iyong salad. Dapat complement with each other ang ilalagay niyong mga ingredients sa isang composed salad. Next, we move on to the next topic, important factors to consider in salad preparation. First, quality of ingredients. Use ingredients that are fresh, ripe, and in season. So, dapat fresh, hindi nabubulok, hindi malapit ng mabulok, at hindi overripe. Yung tama lang. Hinog, hindi sobrang hinog. Yung crispy mo pa siyang makakain. And syempre, in season para hindi kayo mahirapang maghanap ng ganyang klase ng ingredients. So, dapat yung locally available lang din sa inyong lugar.
Next, eye appeal. It should be attractive, appetizing, and creatively presented. So as you can see in the picture, kahit gulay lang yan, boiled egg, and other fruits, and it is presented well, and yung color combination niya maganda, kaya attractive sa mata. Next is simplicity. Make it simple and not overcrowded. Hindi naman kailangan ay punong-puno ang isang plato o magmumukhang apaw na apaw. So, yung sakto lang din dapat. At hanggat maaari, at least 3 colors, pwede na. Mas maganda pa rin kasi yung simple dahil mas masarap itong tingnan. Neatness, keep salad neatly placed on a plate. Contrast and harmony of colors. It should have harmony in colors. So, yung maganda nga, colorful, and at least you use 3 colors. Proper food combination. At maaari din nating paghalu-haluin yung mga klase ng gulay na masarap naman kapag masarap ang magiging lasa kapag sila ay pinagsama-sama. Next, food should be recognizable. Taste of the food that you are using as a base should be identifiable when you taste the salad. So, dapat lahat ng mga gulay o prutas na ilalagay nyo sa inyong salad ay recognizable o nalalasahan naman once na inyong kinain. Hindi naman maganda yung kakain kayo ng salad na hindi nyo na malaman kung ano yung kinakain yung gulay o prutas dahil na-overpower na siya nung ibang season or ibang seasoning na nilagay ninyo. So, dapat recognizable pa rin. Let's say, for instance, may kinain kayong salad, alam yung avocado yon, alam yung tomato yon, alam yung cucumber yon. So, dapat nalalaman nyo pa rin kung ano yung kinakain nyo. Number 8, keep it clean and crispy. This is done by washing greens in large quantities of water and drain well, and removing the greens from the water to allow the dirt to settle to the bottom of the container. So, we have to make sure na bago tayo mag-serve ng green salads or fresh salad, ito ay nahugasan at nalinisan at properly drained. Hindi tayo pwede mag-serve ng salad na may tubig-tubig pa. So, dapat ito ay napatuyo ng maayos. Drain all the ingredients well. Water or excess juice will weaken dressings and will make your salad look messy. Sabi ko nga, hindi pwedeng may tubig pa dahil makaka-apekto ito sa pinaka-appearance or itsura ng inyong salad. Flavorful, number 10. It should be full of flavor. Hindi pwedeng walang lasa dahil alam naman natin ng mga salad greens ay wala naman na talagang lasa. So, dapat tayo ang gagawa na paraan para ito ay maging masarap. So, pwede tayo maglagay ng dressings, ng syrups, and seasonings, and other ingredients na pwedeng magbigay ng lasa sa mismong salad. Number 11, serve hot foods while hot and cold foods cold. So, kung kailangan i-serve with hot, kailangan i-serve natin talaga ng mainit pa. Kung mas masarap naman itong i-serve ng malamig, so dapat make sure tayo ay nakapag-chill ng mga ingredients para ma-serve natin ito ng malamig dahil mas mai-enjoy yon ng ating customers or ng mga taong kakain ng salad. Number 12, keep foods properly chilled but not ice cold. Hindi naman yung frozen at hindi yung mahirap kainin sa sobrang tigas. And lastly, do not overcook food. That is a basic rule. Dapat crispy pa rin, fresh pa rin tignan at hindi yung parang nasunog or nalanta dahil nga na-overcook. Now, I have here some examples of recipe, short recipe, in preparing salad. So, first one, fruit salad. Here are the procedures and the ingredients. Potato salad. Here are the procedures and the ingredients.
And that's all for this week. If you do not have any question and you learned something from this lesson, thank you for listening.